Hello guys, ako nga pala si Jongong at welcome sa aking YouTube channel. Ang video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng inyong mga picture gamit ng application na PicsArt. Ang PicsArt editing application na to ay magagamit nyo para lagyan ng mga effects ang inyong mga picture na ina-upload nyo sa mga social media account nyo. Tuturuan ko kayo ng mga easy step kung paano kayo makapag-edit sa inyong cellphone. Kung wala ka pang PicsArt application, mada-download mo to sa description box ko ng libre at naka-unlock mo to sa premium. Libre mo lang ito mada-download. Pero bago ma-download din, panoorin mo muna yung video natin para pagka-download mo, magagawa mo na rin gamitin to kung paano ka mag-edit. Kaya paano, simulan na natin yung video tutorial na to. I-open nga lang natin yung PicsArt application natin. Ayan, naka-open na yung ating PicsArt application. So makikita nyo, naka-unlock na yan. Meron din siyang video editing. Kaso yung video editing nito, basic lang. Mga pang trim-trim lang, pang cut-cut lang ng mga video. At naka-unlock yung mga iba't ibang features niyan. Templates, background, may mga libreng background siya. Ayan, naka-premium na yan. Drawing, free photos, background. So yun nga yun, at libre mo lang yung na-download sa description box natin. At paano simulan na natin, click nyo lang tong photos, pili lang kayo ng picture na i-edit nyo. Yan, ito yung aking i-edit. And then, cut nyo lang, pindutin nyo tong cutout. Yan yung cutout, click nyo lang yan. And then, makakat nyo na yung picture nyo yan. Idadrag nyo lang, gugulitan nyo lang yung buong picture na gusto nyong matira, kung ano lang yung matitira dyan. Yan, and then pag naguhitan nyo na ng ganyan, pindutin nyo tong ano na to, icon na to, eto yung may arrow, click nyo yan. Ayan na nga, naka-highlight na yung mga picture na to. Pindutin nyo lang tong icon na to, yung may arrow na to, click nyo lang yan. So ayan, kung makikita nyo may mga lagpas-lagpas siya, buburahin nyo lang din yan gamit yung eraser. Pwede nyo rin pulahan para mas makita nyo yung mga dapat nyo pamburahin. Tapos pag may mga hindi kayo, may mga nabura kayo na ano na part, pwede nyo uli siyang kulayan hanggang sa maging pulido yung pag-erase ng background niya. Mas pulido kasi mas maganda yung kalalabasan ng picture. And then pindutin nyo uli itong parang mata na to, yung may arrow na yan, click nyo lang yan. Kaya kung makikita nyo, yun yung picture pagkatapos natin i-click yung mata. And then pindutin nyo lang yung arrow. Pagkapindot nyo nung arrow na yan, at yan lang nga yung feature, lalagyan na natin siya ng mga, lalagyan muna natin siya ng effects. Pindutin nyo lang tong effects na yan, kaya naka-unlock na yung mga effects na yan, mamimili kayo kung anong gusto nyong effects. Pero kailangan nyo ng data connection dito or internet connection para makapag-edit kayo rito. Siguro ito na lang yung ilalagay ko para hindi na umaba yung ano natin, video. Ayan, okay na siguro yan. Pwede nyo rin i-adjust yan, click nyo lang yung ano na yan. Ayan, kung anong template yung gusto nyo gawin sa picture nyo. Ayan, okay na yan. And then click nyo lang itong check. Ayan nga, nalagyan na natin ng effects. Maraming effects yung PicsArt na to. Click nyo lang itong arrow na to. Ayan, yung may bilog na yan, click nyo yan para ma-save siya. And then click nyo yung save. Save. Tapos click nyo yung done. At na-save na yon. At click nyo lang itong plus sign pag gagawa kayo ng panibago. Itong plus sign na to, yung may arrow na yan. Click nyo yan. And then pili tayo ng background. Plain background lang siguro gagamitin ko, puti. Ayan, nakita. Pili na nga tayong background. Ngayon, lalagyan na natin yung picture na in-edit natin.
hapin natin yung add photo. Ito yun yung add photo, click lang natin yan. And then i-add natin yung photo na in-edit natin. Add. Click natin yung add. Ayan na nga. Ayan yung picture na in-edit natin. Pag naglalagay pa tayo ng effects, pinutin lang natin yung sticker. Click bilang yung sticker. And pwede kayo mag-search dito kung anong sticker yung gusto nyong ilagay. Kung ano yung trick nyong ilagay. Pero ako may nakita na ako kanina. Yung mga na-download nyo na pala o yung na-save nyo, nagpupunta yun dito sa recent. Sa recent nyo, ayan, recent. Ito yung ilalagay ko. Ang halo na yan. Sasakto nyo lang sa paglalagyan nyo para mukhang kapanipaniwala yung picture. Lagay niyo yung halo. Pag gusto niyo pang dagdagan ng effects o sticker, at click nyo lang yung sticker o add photo. Kung meron na kayo na-save sa cellphone nyo, nasa add photo lang yun. Pag wala pa eh, mag-search lang kayo sa sticker. Eh ako meron na ako na-save, kiklik ko lang sa add photo. Kaya ito nga yung ilalagay ko. Yung pakpak na yan. Bali dalawa yung kailangan na pakpak. Makikita niyo yung pakpak. Ayan na. Pansin niyo yung pakpak nasa ibabaw ng picture niyo. Gagawin niyo lang, click niyo to nasa taas na to, yung layer, ito, yung may arrow na yan. Click niyo lang yan. May arrow na, click niyo lang yan, then move down. Click niyo yung move down. Ito yun, nasa likod na siya ng picture. Siyempre, hindi naman pwedeng isa lang yung pakpak. Kailangan dalawa. Click nyo lang ulit yung layer. And then duplicate. Para makapag-produce pa ng isa pang pakpak. And then siyempre, pareho sa lang itsura, di ba? Click nyo ngayon itong flip rotate. Ito, yung may arrow na yan, yung flip rotate. Click nyo yan. And then rotate nyo lang. Ayan, naka-rotate na siya. Sasakto lang natin sa paniwala yung backpack. And then move down nyo lang uli sa may layer. Ayan, na-move down na nga. Lalagyan natin ngayon ng ano, ng tinatawag na dripping effect, yung may parang mga tumutulo-tulo na dugo. Para malagay natin yon, pwede ka rin maghanap dito sa sticker. Yan, meron din dito na mga effects. Pwede ka rin maghanap dyan. Bali ako, meron na ako nakita. Kaya puntahan ko na lang siya rito. Nasa add. Click nyo lang yung add photo kung meron na kayo nun. Yan, click nyo lang yung add photo. And then hanapin yung effect na gusto nyo ilagay. Saan na ba yun? Ito. Ito yung dripping effect na gagawin ko. Syempre hindi sakto yung pinaka ano niya, border niya. Kakrap niya lang yan. Yan, crop niya lang. And then check. At isasakto niyo ngayon dito sa isasakto niyo ngayon dito sa ano na to, picture. Kayo, depende sa inyo yan kung gaano ka ano yung gusto nyong ilagay. At yan nga, nilagay na natin yung dripping effect. Para gumana yan, kiklik natin, hanapin natin yung blending. Yan yung blend. Yung may arrow na yan, click nyo yan yung blend. And then, hanapin nyo lang screen yan. Screen, o kaya itong lighten. Yan. Yan nga, makikita nyo, meron na siyang dripping effect. Diba? At nailagay na nga natin yung mga effects. Click lang natin dun check. Yung may arrow na yan, click lang natin yan. Para ma-save. And then click uli natin yung isa pang arrow.
para ma-save na siya ng tuluyan. Click natin yung save. And save uli. And done. Ayan na nga yung ating picture para sa video na to. At dyan na natapos yung ating video tutorial. Nuulit ko nga pala ulit, nasa description box ko yung link nung PixArt na libre na naka-premium. Click nyo lang yon at marirekta kayo sa... Click nyo lang yung link at mapupunta kayo sa MediaFire. Download nyo lang yon and then install nyo lang para magamit nyo yung premium. At dito na nga natatapos ang ating video tutorial. Kung hindi ka pa na-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at hit mo na yung notification bell para lagi ka updated sa mga bago nating video tutorial. So paano? Bye-bye! Hanggang sa susunod na video na lang.